Isang araw, umagang umaga, nangangapit bahay ako dahil nangihingi ako ng palaman para sa tinapay. Kasi guys, yung tinapay namin matigas na, kahapon pa kasi to. Kaya para makain ko, kailangan ko ng palaman. At syempre, hindi mawawala yung saging. Alas 11 na nga pala ng tanghali, ngayon pa lang ako mag-aalmusal. Nagluluto pa kasi si mama ng ulam para sa tanghalian namin. So sobrang gutom ko, pinatos ko na tong tinapay. Buti na lang guys, hindi madamot yung kapitbahay namin. Minsan nga kapag wala akong ulam, nakakahingi ako sa kanila ng kanin. Tapos guys, kagabi nga pala nakakita si mama ng kuting. Dalawang kuting nga pala to, kaso yung isa hindi nakaligtas kasi maraming sasakyan. At dahil malakas yung ulang kagabi, kinuha niya na to. Gusto ko sana to dalhin sa bed kaso mapayat pa. Buti lang talaga nakita to ni mama kagabi kasi umulan ng sobrang lakas. Nung pinakain nga pala namin to, grabe sobrang gutom niya. Puso talaga yung ganito sa amin kapag nanganganok yung pusa nila, tinatapon nila sa bukid. Hindi nga rin pala inaaway ni Whitey yung aso namin kulay brown, yung bago namin pusa. Kasi guys, mabait naman to si Whitey, yung aso namin kulay brown. Hanggang ngayon pala wala akong maiisip kung ano ipapangalan ko sa kanya. Guys, sa tingin niyo ano kaya maganda yung pangalan sa kanya? Nagkayayaan nga rin pala ang Team Dugget na umalis dahil wala rin naman akong ginagawa sa bahay. Sasama na ako kasi alam ko na kung anong ending nito. Bawat lahat kasi namin pagkain yung pinupuntahan namin, tapos kasama pa namin si Boy Matthew Nurin, tapos si Angel pa yung sasakyan namin. Kaya ibig sabihin nun, importante itong pupuntahan namin. Na-realize ko umuwi na nga pala si Jerome, kaya masosolo ko na rin si Kuya Dugs. Mahaba-haba nga rin pala yung biyahe. Sawa kasi nakapag-bebe team na kami. Hindi kasi siya masaya kapag si Jerome yung kasama niya. Kaya siguro naka-destiny talaga si Kuya Dugs para sa akin. Dito nga pala kami pumunta sa may samgyup ni Juan. Sabi ko na nga ba kapag may lakad ang Team Dugyot, kainan ang pupuntahan. Share ko na nga rin pala itong menu nila. Kapag yellow kinuha mo, 6 kinds of meat. Only drink, only side dishes. Kapag naman blue, 10 kinds of meat. Only na yung drinks, tsaka side dishes. At syempre, available na rin dito yung cheese. Grabe guys, sobrang sarap talaga ng cheese dito. Pero recommend ko sa inyo itong red. Dahil meron na itong pork enoki, tsaka beef enoki. At ang maganda doon, meron ka ng entry para sa raffle ticket and twice. Kaya sana ako yung manalo dito. Tapos guys, sa lahat nga pala na napuntahan kong samgyup, ito yung pinakaiba. Gagamitin mo yung uling nila na charcoal pang ihaw. Siguro ito yung tinatawag na authentic samgyupsal. Tapos nagtataka nga pala ako kung paano ako magluluto dito. Kasi syempre, first time ko na makapunta sa ganitong samgyupsal. Tapos meron pa nga dito yung tambutyo. Kaya yung taong bundok, manghang manghana naman. Tapos guys, makikita nyo, ang ganda nga pala na quality ng karne nila. As in guys, kasi wala siyang amoy. Makikita mo talaga sariwang sariwa yung karne. Kaya siguro baka next month o kaya next week bumalik kami dito. Kasi sulit na sulit yung binayad namin. Tapos guys, si Boy Ubo nga pala napahiya dito kasi hindi niya alam kung paano magluto. Kasi guys, lagay lang siya ng lagay. Yun pala yung bacon, kailangan mo muna i-spread. Butin lang guys, nandito si Boy Matthew Nurin. Kaya yung mga taong bundok, manghamanghana naman. Tapos kami ni Itchambugan, hindi pa nakakain, para kukunin na kami ng langit. Namanghangarap pala ako dito kasi sobrang bilis pala magluto dito. At ito na nga pala yung exciting part. Ito nga pala yung sinasabi kong enoki. Noong una nga, hindi ko alam kung para saan to. Kasi guys, bakit may mushroom? Kaya ito na nga pala yung first bite ko. Pero bago yun, sirauso ko muna sa lahat ng sauce. Kaya ayan, eat well. Grabe yung first bite ko, pang social quality. Tapos itong enoki nga pala, sa wakas luto na. Nalantutay na nga rin pala yung mushroom, kaya ibig sabihin nito luto na. Syempre sinuso ko muna sa cheese. Yung cheese nga pala dito ay para matitikman mo lang sa ibang bansa. Tapos kapag pinaris mo pa dito sa enoki, sobrang sarap. Hanggang ngayon hindi pa rin makapaniwala na nakakain ako sa sobrang social na samgyupsal. Sulit na sulit nga pala yung ibabayad mo dito dahil wala kang gagawin kundi kumain. Kaya busog na naman si Itchambunggan at si Kuya Dugs naman na wala sa sarili dahil sobrang sarap. At si Boy Ubo naman, as usual, umuubo dahil masarap. Si Boy Matthew Nurin, sobrang laki kumain. Kaya nung nalasahan niya masarap, piglulumak yung katawan niya. At kitang-kita nyo guys, puro enoki nga pala yung in-order namin. Hindi na kami kumuha ng iba, kundi ito na lang. Ngayon lang ako nakakain ng ganito, kaya hindi ko na tinigilan. Kaya guys, sa mga gusto pumunta, punta na kayo dito sa Samgyup 1, Balibago Branch. Katabi nga lang pala nito ang Palawan Pawn Shop. At makikita nyo na itong Samgyup 1. Mababait nga rin pala yung mga tao dito. Kahit magtanong ka, want to sawa, sasagutin ka. Hindi rin nakakaya na humingi ng refill. Ulit talaga ang ibabayad dito.